Hi guys! Welcome to... Ibonimas. Oh, di ba popular effect? Nandito na naman po ako para sa isang Wattpad review! Pasensya niyo po sana yung lighting ko for today and yung background ko. I'm actually in my room. Pagpasensya niyo rin po yung lightings and yung background since isa lang po talaga yung lights ko ngayon. Low budget pa po yung atin yung... And... Wala pa po tayong backdrop dito since ibang room nga po to. So, I hope you just bear with me. Anyway, balik na po tayo sa topic. So, this is another Wattpad review and it is actually like the fourth episode. So, anong story ang i-review natin today? The story is titled Sepulturero by Trav_Eller, but I like to call it Traveler. Ang first ko pong na-notice talaga dito is yung way ng pag-narrate is very good. As in, super. And yung Tagalog kasing ginagamit niya is malalim. Maraming malalim na words na nakikita ko. And the way the author composes every word, every sentence, every paragraph is just so formal kaysa sa nakikita nating mga usual stories and languages. So, about grammatical errors, typographical errors, halos wala akong nakita. Siguro sa typographical errors lang meron. At most, lima lang po yung nakita ko as far as the 8th chapters. So, talaga pong malinaw talaga yung pagkakanarrate at hindi kayo malilito ng ganun kadali. Unless, medyo mahina po yung comprehension nyo pagdating sa malalim na Tagalog words. So, ayun po. Yung suggestion ko lang po sana dito sa story na to, if mamarabahatin ni author, is yung title. Kasi, personally, as a reader, pumipili ako ng story based on the title and the cover. Siyempre, before mo babasahin, yun talaga yung makakakuha ng attention mo. Sepulturero, Sepulturero is quite a tongue twister and a redundancy in the title. Okay po siya, but I suggest that you make a, for this is for the author, I suggest that you, Mr. Author, make a better title for the story that can actually attract the readers para basahin yung story nyo. Kasi the readers might have other ideas or perception about kung tungkol saan yung story nyo dahil sa title. So, Sepulturero is sa cemetery, but yung story nyo is kind of may fantasy. So, hindi po agad magkakaroon ng idea, ng tamang idea, yung readers about the plot of your story, which is kind of disadvantage dahil kung fantasy pala yung hinahanap talaga ng readers, at fantasy yung story nyo, hindi niya agad malalaman na fantasy yung story nyo because of the title. So, I hope you'll make or think of a better title if in case na i-consider nyo yung suggestion ko na mag-change ko yung title habang maaga pa at habang hindi pa nadi-discover na ganun yung story nyo. So, ayun lang naman po. Relatable or realistic ba? I can say this is not realistic simply because the genre of the story is dominantly fantasy. So, meron tayong mga supernatural entities na makikita. It simply is not realistic or relatable unless you are a person with third eye or you have psychic powers or something like that. Second question, maganda ba yung pagkaka-build up ng characters? So far, nakikita kong main character is Paul Torrero pa lang naman and Gasot Primo. So, dalawa pa lang naman po sila. And so far, Paul Torrero has been introduced really, really well mula nung bata siya hanggang paglaki niya. It was made with haste, but magandang maganda po talaga yung pagkaka-explain ng character niya
kung bakit siya naging sepulturero, kung bakit nangyari sa kanya yung mga nangyari sa kanya in the present. It was really presented really, really well. So, ayun po, maganda po talaga yung pagkaka-build up ng characters. Even the minor characters, I termed it minor kasi hindi sila major or main characters. Even the minor characters have been given a brief background story, which makes it better kasi mas magkakaroon tayo ng magandang idea about them. Nakakakilig ba? Wala pa pong love story so far, so hindi ko pa po masasagot yung question na ito. Is it cliche? Medyo pocketbook din po yung feels ng story na ito dahil nga po sa dominant po yung Tagalog words, especially malalim po, and napaka-formal po nung pagkaka-compose nung mga narration. So, nasasabi ko po na may part po siya ng hindi cliche in that way kasi mostly po, as nababasa ko po kasi sa Wattpad, even the fantasy stories that I've read, modern po yung mga words, at if Tagalog naman po yung main language na ginagamit, hinahaluan po talaga ng English to make it more fantasy. Kumbaga, para makapagbigay sila ng fantasy feels, hinahaluan nila nung mga English na words. Like, mga kung ano-anong terms for magic na kailangan English para makapagbigay sila ng fantasy feels sa readers. But this story, on the other hand, does not rely solely on the magic words or kung ano-ano, kasi nasa narration talaga niya yung power niya. It makes the story unique. May sense of humor ba? Kung sense of humor lang pag-uusapan, mula chapter 1 hanggang katapusan ng chapter 8, the sense of humor just never fades. So, talaga pong nawili po talaga ako sa pagbabasa, and I'm even hoping na meron pang madadagdag na chapters bago ko gawin to review, but sadly, ongoing po siya and the normal phase of updating, so wala po akong magagawa. I need to make this review right now, but really, it's so funny and at the same time, mamumulat ka, in a funny way, mamumulat ka sa pamumuhay ng ibang tao dito sa Philippines. So, ayun, talagang sense of humor, always present. May plot twists ba? Oh yes, as far as the 8 chapters, meron ng mga plot twists na nangyayari which I don't want to spoil or reveal dito sa video na to because I want you guys to support and read the story because it is really good, and for me talaga, hindi ako talaga fan ng mga fantasy na stories, and lalo na yung mga malalim na Tagalog na stories, but this story has really attracted me and this really gained my attention, my full attention. So, sana pasahin nyo guys dahil unang-una pa lang ay may mga plot twists na talaga. May time ba na nagiging boring siya? Nope. Wala talagang time na nagiging boring siya dahil gaya nga ng sinabi ko kanina, may sense of humor mula sa simula hanggang sa pinakadulo ng chapter 8. Marami na po talagang pangyayari kahit ilang chapters pa lang po yung story. Ano yung difference niya sa ibang stories with the same genre? Yung difference niya, as I said kanina, which I think is applicable also as an answer to this question, I hope. Yung pagkakakompose ng story, yung pagkakakompose ng narration, yung malalim na Tagalog words is especially one of the most unique yata na nakita ko when it comes to fantasy stories. Ayun lang naman po. Yung plot niya, may mga similarities din sa iba, but to think na Torrero tinulungan ng mga paranormal or supernatural entities is already kind of unique. Kasi marami sa nakikita kong mga fantasy is lost princess na may power pala siya, mga students na nag-aaral ng mga magic something. Ito naman si Torrero naman ay talagang pinagpalad lang talaga siyang mapabilang sa mga supernatural entities or malink sa kanila. Parang ending ba talaga yung ending? Wala pang ending, so no answer for this question. Yeah. Ano ang mga dapat abangan? Okay, yung mga dapat nyo pong abangan ay of course yung introduction ni Torrero because I really liked it. It really entertained me. Also, it gave me a lot of ideas and information about the backstory of Torrero, how he became the him in the present. So, talaga pong hindi lang po kayo ma-entertain, it will also build
up his character in your imagination and in your mind. Ano yung mga dapat nyo pang abangan? Dapat nyo pang abangan yung ibang realistic situations na pwede nyo pong i-apply sa real life natin. Like, yung nangyari kay Torrero before pa niya nakita yung mga supernatural entities, which is realistic. Right now, like, kung gaano kahirap maghanap ng trabaho, kung akala mo magiging okay ka dahil ganito ka, pero hindi pala. So, I really don't wanna spoil the story, but you can find it out yourself as far as the first chapter. Ano pa ba? Dapat nyo abangan yung mga, kung sino yung mga supernatural beings na makikita niya, kung anong klaseng mga supernatural entities or beings sila, at yung mga pangalan nila, at yung mga functions nila. It's really something that you have to look forward to, because lahat po sila, kahit fantasy yung general, kahit fantasy yung effect ng story, is makaka-relate tayo. Dahil they are somehow quite connected to some things in our reality na ginawa lang siyang fantasy or ginawa talaga silang beings in this story. So yun po yung dapat nyo i-look forward to, at i-look forward nyo rin po kung sino yung magiging partner ni Torrero, dahil hindi pa po na-introduce yung girl. So I am quite certain na meron po talaga siyang love story dito or partner. So i-look forward nyo po yun. And of course, the humor, guys. The humor and entertainment that it can give you, the story can give you. You can really, I assure you, you can really look forward to it. So, at dyan po nagtatapos ang ating review for today! So, yun po guys. Sana po ay natulungan po kayong magkaroon ng idea about the story, Sepulturero, by Mr. Traveler. Sana po i-support niyo po siya. Add niyo na po sa inyong reading list or private library if kayo nahihiya. And don't forget to vote, leave a comment, and read story, because it will really, really lighten up your day. If hindi niyo pa po napanood yung mga past episodes, sana po ipanoorin niyo. Marami pa po tayong mga stories na na-review na before. At sana ay marami pa tayong stories na i-review soon. So, if you want us to review your Wattpad story, just subscribe. Take a screenshot that you've already subscribed to our channel. Send it to Wattpad Stories Promotion. This is a Facebook page. And then send that screenshot that you've already subscribed to our channel as a proof. And then just send the details of the story you want us to review, and we will read it for you, and we will make a review for you. So again, chill. Third view is on its way. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. What does perfect even mean? Is there